안녕하세요. 안녕하세요, 네. 안녕하세요 po. 안녕하세요 po. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Father Roy Villan. At ako po si Father Hans Magdurulang. Muli tayong magsama-sama sa isa na namang masarap at masayang kwentuhan dito sa Testimony Season 8! Anyaseyo. Anyaseyo din. Ay, magandang araw po sa inyo lahat. Father Roy po ulit. Wow! Ay. Oh, ni hao, manok, mamoy, isda, ganyan. Grabe ka, Father Hans. Pero po, makakami po masaya ni Father Hans kasi nga po, all over the world, we are being greeted po sa testimony yan. And very thankful sa mga kwento, inspiring stories po ng ating mga guests dito po yan sa ating programa. And Father Roy, once again, we would like to thank all our TV Maria viewers, especially ng testimony, ang mga kapatid nating kapamilya at mga kasama nating Pilipino all over the world na sumusubaybay sa amang sulok ng mundo. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Lalo po sa may mga papadala, mga stars. Yeah. Mga stars talaga. And continue to follow us. Yes, at TV Maria Phil sa Facebook, sa YouTube po. Mm-hmm. Alam mo bakit ganun yung pagbata? Parang United Nations bang? Oo, kasi ngayong araw, Father Hans, meron tayong, well, hindi naman international, hindi naman siya, pero siya ay Pinoy pa rin. Pero yung kanyang kwento ay merong touch of kakaiba, international. Kasi siya ay napapanahon para sa mga kabataan din, lalo na batang-batang pari ang mga kasama natin. Mm-hmm. At napakalapit nito, hindi lang sa puso ko, kundi sa kwarto dahil magkasama kami ng assignment ngayon. Kaya natutuwa ako maipakilala sa inyo po ang isa sa mga parochial vicars ng Minor Basilica of the Black Nazarene. Bigatin. Let us welcome Reverend Father Earl Allison Valdez. Hi, Father Earl. Annyeonghaseyo, Father. Annyeonghaseyo. Magandang araw po sa ating lahat. A good day to everyone, lalong-lalo na po yung mga hindi lang nanonood dito sa TV Maria sa ating bansa, kundi yung mga nasa ibang lupain. Yeah. Kaya nga po yun, no? Si Father Earl po ay isa po sa kanya pong passion. Mamaya we'll get to hear. Yes. In fact, yung kanya pong luto ngayon ay international po yan. Yeah, kaya nga, yung ating greeting, Annyeonghaseyo, Yorubun. Hi. 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 Annyeonghaseyo, Yorubun. Ano yung Yorubun? Good day to everyone. Ah, Yorubun? Sa ubo, diba sa ubo yun? Akala ko nga yung sa high blood yung Yoruba yun. Hindi ko alam yung gamot na yan. Okay, kaduman, nahalata edad natin. Gamot ang pinag-uusapan. Anyway, Father Earl, ano po ba ang inyong ihahain pa aming kusina ngayon? So, katulad po ng ating spirituality, simple lamang. No, pero galing sa mga nabubunot sa ref, ang ating pong lutuin ngayong araw na ito ay tinatawag nating cheesy spam kimchi fried rice. Wow. Cheesy spam kimchi fried rice. Yes. Naku, maraming matutuwa doon. Yung kapatid ko, wena, baka ito. Kasi mga mahilig sa mga Korean. Korean, yes. Yeah. Pero ito galing lang sabi ni Father Earl, sa ref, mahugot mo lang sa ref. Opo. No, yung Father? Mga tira-tirang ulam. Ang gabi. Takot naman yung bigla. Hindi nagsasayang. Hindi nagsasayang. Tayo naman, hindi naman tayo maganda nagsasayang. Maganda yan, kasi mamaya may kinalaman din sa ministry ni Father Earl yan, dedicated sa mga pinagliling kuran niya. Yes. Father Earl, introduce niyo po muna ang ingredients. Okay, so para po sa yung mga gustong gumaya nito, ito ay cheesy spam kimchi fried rice. Siyempre, kailangan natin. Wala namang fried rice kung walang rice. Uy, napakahirap isipin nun. Kung walang fried rice, kung walang rice. Tapos ang atin pong sahog ngayon ay, of course, para meron siyang Korean touch. Mm-hmm. No? Meron tayong kimchi at Korean spam. Korean spam. Hindi ko alam kung ano ang difference, ordinaryong spam, pero sabi nila mas spicy daw ng kaunti. Yes. Matitigman natin yan. Mm-hmm. Tapos meron tayo ditong mga ihahalo natin dun sa fried rice, katulad ng ang ating usual, sanay naman tayo dito, itlog. Okay. At yung ating chili paste, ang tawag sa Korean ay gochujang.
Got pero para po sa lahat, para mas sa yung mga takot sa maanghang, no, hindi naman natin siya dadamihan, no? Kasama ng Korean chili powder. Mm-hmm. Chili powder. At meron tayo dito ang spring onions, syempre yung ating mozzarella cheese. Wow, no? Mozzarella cheese. Yan ano po ito, Father? Ito ay sesame seeds, Father Hans, no? Syempre butter and yung ating pong usual na mga panluto, butter, counting oil at and to placemat. And of course, no? Huwag naging placement dyan. Ito medyo foreign, medyo imported to dahil originally Japanese siya. Wow. Ito, Father. Hi. Ito ay tinatawag nating dried seaweed onori. Yung ginagamit sa sushi. Opo, yan. Tsaka sa baked sushi. Sa rice ba, Father, yung ginagamit niya? Opo. Ito yung sa mga Japanese food. Yes. Naalala ninyo nga nung, di ba, nung kasagsaga ng pandemic, nauso yung baked sushi. Yes, ito po, Father, ay pinapatong doon. Ah, ikaw gumagawa ka rin ba ng, Father? Hindi, di sana may negosyo na tayo ngayon. Ma-sidelight, pangailangan. Sabi ni Father, di sana yun ang ginawa ko kung marunong ako. Correct. Isa pa. So, paano ito sa brand, Father, ang atin pong napakahabang, ano ba yung pangalan ni Father? Bake? Cheese. Hindi yung mga dala. Sushi spam. Kimchi fried rice. Cheese spam, kimchi fried rice. So, tanda mo, Father, akin na yung cheesy spam. Sa'yo na yung kimchi fried rice. Oh, yeah. Sige po. Ayan, Father. Okay. So simulan po natin. Nakabukas na ba itong? Opo, yes? Father. Yes po, Father. Magana po 'yan, Father. Sige na po. Magana po 'yan. Ayan. Low flame. Alam mo si Father Earl, tagad ang fit na fit yan doon sa Quiapo. Talagang ma-exercise itong wow, ito. Wow, health buff. Strict sa kanyang food diet. Pero hindi yata kita ang results. Pag tinabihan mo. At si okay na yung effort, Father. Sige, yan. Lalagyan po na natin siya ng ito na yung butter. Cheese. Butter muna, Father. Butter. Sorry, kalok, cheesy na yan. Cheese kagad, Father. Sorry, cheesy yan ito. Cheesy kimchi. Yan. Sige, habang nagsisimula si Father Earl, kamustahin natin siya sa kanyang ministry. By the way, Father, how old na po kayo as a priest? Ako po ay approximately 1.5 years na po. Batang-bata. Amoy langit pa. Ayan. Amoy butter pala. May halong butter. Butter. Kala ko amoy langit. Yun po, ako po ay 18 months a priest. Ako po ay naordinahan noong March 2021. Mm-hmm. Ang una pong naordinahang pari sa isa sa mga unang pari. COVID priest yan. Pero hindi siya may COVID, ah. Kung hindi, noong time na yun. Yeah. Pandemic na lang. Sorry. Pangit-pangit na COVID. Pandemic priest po. Ilan ho kayo, Father, na ordain nun? Ako po ay nag-iisa sa batch. Wow. Ito yung survivor ng COVID. Muli pa na. So, unfortunately, yung kasama ko po ay nag-defer. Kaya, okay. Well, we have yet to wait for his own ordination and decisions. Tsaka yung calling niya siguro. Pero ano po yung mga naging church assignments po ninyo, Father? Dahil ako rin po pala, Kuya Hans at Kuya Roy, ako po ay nasa... ano unahin natin? Ano nga ba? Itong spam. Yan. Dahil chili. Ako po ay, ako yung una, naalala nyo po, di ba, nagkaroon ng pagbabago sa Vatican ng priestly formation. Oo. So ako po yung isa sa mga batch na naging ganun. Kaya meron po kaming tinatawag na pre-diaconal period. Ah. At sa nung pre-diaconal period, inabot po kami ng siguro mga 4 na buwan ng paghahanda. Wow. Ang una ko pong assignment ay sa San Roque, Sampaloc? De Manila. Blumentritt. Pero ano yun? Mean to say, before the program, ano ba ang usually after ng philosophy o ng theology pwede ka nang ordinahan? Opo, inordinahan na po as we have been used to. Kaya lang, dahil po sa ngayon, kailangan daw na mas mahabang paghahanda. Nasa akin naman po ay naging fruitful. No? Kumbaga, bago ka pa man maordinahan, binibigyan ka na ng mas matagal. Na. Mas matagal na parish assignment. So ito yung sa pre-diaconal program. Yeah. Opo. Kayo pala yung ikaw po. Opo, kami po yung first batch. And then, from December 2019. Pero pa yung K-12, ha? K-12. Paba ng paba. So December 19, Father. December 2019 po, on the first day of December, ako po ay naordinahang diakono. Sa ang aking ordination noon, dahil daw sa conflicts with schedules, napunta kami ng December 1 sa Balik-Balik. Which is Most gracious. Holy Trinity Parish. Bagong renovate lang po ang Most Holy Trinity. Kaya pala yung... Oo, kaya salamat kay arches. Father Eric Adubiso. Na-assign as deacon. Doon ako din, as priest. Yes. Naalala niyo po ba, Kuya Hans, nung kayo ay deacon noon, ako ay first year theology.
Ay, ikaw ba yun? Ang tanda mo na ikaw yun? Ang tanda mo na pa nun ah. Lead mo ba nun? Hindi. Pareho po pala kami na-assign ni Father. Oh, damay ka pa. Oh, balik-balik tayo dati. Ah, okay, okay. Saan yung isang bone? Ito na po. Lago ka na rito. Ilalagay po natin ngayon yung isang half kasi yung isa ay ihahalo sa rice yung isa at ihahalo ay sa top. So, yeah. Father, from, yan, habang hinahalo niyo po, from San Roque de Manila, ang next assignment niyo po? Yung una po, na kung naalala niyo po, si Cardinal Chito pa ang ating Archbishop, sabi niya, by June of the following year is maoordinahan na po as pare. Kaya lang, siya po ay napunta sa Vatican yeah. at kailangan maghintay pa ng isang taon. So, dun po muna ako nanatili. Ngayon naman, ihahalo natin ano yung spring onion. Spring onion. Sabi ko, itong half na ito, ha? Ito yung half. Okay. So, yung half ay ating toppings po. Okay. Okay. Ito yung actual na iluto mo talaga. Ito toppings lang ito. Ah, okay. Alright. So, ayun. Kaya lang, alam naman natin, March 2020, nag-pandemic. Yeah. And naging programa po namin bilang mga diakono noon ay ililipat po kami ng kabilang ng isa pang assignment. Mm-hmm. Kaya naman po ng August, ako ay napunta sa Santa Clara de Montefalco. Pasay naman. Yes. Pasay. And then Father, ordination niyo po as a priest ay doon na rin. Opo. Doon naordinahan po ako sa cathedral ng ating administrator, yeah. Bishop Broderick Pabilio, ng March 19, Kapistahan Saint Joseph. San Jose. Wow. And then Father, after po ba noon sa Santa Clara, doon na rin kayo naging yung first year mo ng priesthood? Doon na rin po? Ay, hindi po. Saan kayo? Dahil Father? 2 weeks after, sa kasagsagan po ng pandemya at mahal na araw, ako po ay na-assign effective April 2021 sa simbahan ng Quiapo. Which andun ka hanggang ngayon, ano? Opo. Parochial vicar. Ano po, Father, ang hawak niyo sa ating... Hawak niya po yung kutsara. Bukod sa panghalo, Father. Okay, so ngayon po, ihahalo na natin yung... Ha? Akala ko sabi sa ngayon po, ipupakpo ko na po doon sa inyo. Kailangan mo bang bowl? Ihahalo na po natin sa ngayon po, ipupakpo na po doon sa inyo. Kimchi po muna. So, sir, ikaw, yeah. Sa Quiapo pala siya ngayon. Yes. Magsama kayo ni Father Hans. Yes. Sarante mo naman, sama mo si Father Hans. Talaga. Kapalad, kasi siya ang youth minister. Yes. Priest in charge. Wait, marami ba ang involved na youth? Kasi magsabi yung Quiapo, usually, yung mga ihos, di ba? Opo. Hindi man sa pag-ano, pero hindi ganun kabata. De, pero meron tayong ihos kabataan na tinatawag. Ah, meron din. Yes. Yan. Kaya po, lahat po ng kabataan sa parokya ay binigay, pinagkatiwala sa akin. Wow. And aside from that, Father Earl, sa parish ba, meron po kayong iba pang assignment outside? Wala naman po, except syempre, tayo naman po kapag kinakailangan ay binibigay ang serbisyo. Kaya nagtuturo din po ako ng filosofiya. Wow. Dahil... Saan po, Father? Sa iba't ibang institusyon. Wow. Pero primarily ngayon po sa Ateneo de Manila University. Pilosopo pala ito eh. Pilosopo. Iba't ibang institusyon. Wow. Kaya sabi ko nga, Father Hans, mabigat lang kapag Quiapo. May bigatin yung mga ito pari. Ito na nilagay na yung kimchi. Ayan na. Naamoy ko na, Father Hans. Nilagay na ang kimchi. Naku, kailangan muna natin siguro maglagay ng konting pabango. Hindi, magbe-break po muna tayo sandali habang hinahalo-halo na ni Father Earl yung ano ba yung una? Kimchi. Bali po yung... Kimchi at saka yung spam. So, spam. Ayan. Magbabalik po Korean tayo spam. With Father Earl dito sa kanyang cheesy... Spam. Cheesecake. Cheesy spam. Kimchi chili rice. Fried rice. Walang tumama. Matututunan din po namin yan. Magbabalik po ang TV Maria. Walang tumama, Father Hans. Hanyo nga sa iyo, naku po'y nababahing na. Pero welcome back sa ating pong napakasarap na Korean food, cheesy spam, kimchi, fried rice. Yeah. Yes! Nakuha mo! Nakuha sa wakas! Nakuha mo, Father Hans! Cheesy spam cake with cheesy... Yun hindi, kuha ko na rin yan. Ito na, Father Earl. Yan na. Alam mo, nakapunta naman tayo ng Korea dati, ano? Nakaka... Parang yung na-feel mo ulit yung Korean. Yeah, yung soul. Wow. Amoy na, oh, yung kanyang Korean food. So Father, ano po yan, Father? After po nang yung may halo na po yung kimchi, okay, at saka so, yung so doon spam. Na po tayo sa rice. So, ito na yung siyempre, rice. Siyempre, hindi fried rice ang fried rice. Pag pero wala siyang oil, rice. Pag fried rice, meron. Opo, lalagyan po natin siya ng kaunting oil dahil nga nilather na natin siya ng butter. No? Kaya, at least yung butter nga pala, opo. It serves as oil.
Baka parang magaling sa... Ganun kasi talaga siya. Ang buong TV Maria po ah. Yun po ang request ng staff. Ang request mo ng staff? Kailangan makaabot yan hanggang sa diba, mga cameraman. Oo nga eh. Tapos lalagay po natin ngayon yung ating mga condiments dito. Ito oil. Konting oil para naman dumulas yung rice. At maging fried rice talaga siya in a way. No? Ayan. Tapos lagyan natin ng konting... pepper? Pepper. Pero ikaw, Father, talaga, you cook talaga, Father? Actually, ako po ay hindi talaga marunong magluto. Sama-sama talaga tayo. Bakit nga ba tayo nasa cooking show na hindi tayo marunong magluto? Huwag mo nang, anyway. Huwag mo nang ulit-ulit yung no, pero natuto po ako kasi yung mga, alam niyo, pag naiwan sa bahay, di ba? Wala naman kaming kasambahay growing up. We learn. Kaya natututo po tayong alam ninyo yun, di ba? Kanina, Father Earl, nabanggit mo na, ang isa sa mga ministry na ipinagkatiwala sa iyo sa Quiapo Church ay ang youth ministry. Yes. Imagine ko, no, isa sa pinakamahirap ngayon na ministry yan. Kasi, alam mo naman, ang lengguwahe ng bata, kultura ng bata ngayon, may generation gap. No? Ang bibilis po ng transition ng generations. Yes. So ikaw, how do you do your ministry to be able to connect and communicate with the young people? Bago po yan, lagyan natin ng naku, Father, tagal lahat, nilalagay mo yan. Hindi po, slight lang ito. Ayan. Tawag dito ay gochujang. Gochujang. Chili paste. Tsaka konting chili powder. Chili powder. Nalagyan natin konting para talaga siyang no? Para talaga nahulog yung kimchi jam topping. Para yung talaga ating kimchi juice ilalagay natin siya. Ano po ito? Kimchi juice? Yung juice po katas, nung, yung katas. Yung katas ng kimchi. Oo, tapos ubusin na rin natin siya. Yan. Ayan. So, okay. Napansin ko, Father, yung paghalo mo ay hindi siya isang biglang buhos no ng opo, kimchi nagtira ka ng county for what yes. purpose? Hindi actually yung kanina inestimate ko lang. Ah, okay. Ngayon mukhang medyo marami tayong rice ay kailangan mo everything already. Ah, okay. Yes. Okay, going back. No? Sa ating youth ministry, Father. Yes. Going back. Yun nga po, in a way challenge dahil unang-una po ang youth ministry ng Quiapo is very unusual. No, nagulat po ako kasi ang iniisip ko nung na-assign ako, di ba ang lit-lit lang naman ng mga youth ministry, di ba? More 20, 30 in a parish. No? Pero pagdating ko po doon, no, ang ano ilan po ba ang count ng ating kabataan? 150. And all of them are active. Opo, active most of them are active. No, kaya po at talagang meron silang puwang sa simbahan dahil sila po ang ito alam ni Father Hans to, sila po ang nag-performers natin at saka workforce kapag piyesta ng traslasyon. So, 'di ba sa TV Maria isa sa mga kino-cover namin yan na broadcast yung kanila yung the night before, no? Yes. The program yung nag-perform. Yung overnight vigil. And even I think sa Mahal na Araw, no? Sila rin yung nag-recording sa atin dito. Marami rin. Naman. Yeah. So Father okay. Pag ganyan po, Father, sabi na sasabayan mo ang mga kabataan. Yes, so, correct po yan. Yung lingwahe nila, no? Yeah, paano nyo po, Father, sila, kasi nakita ko rin talaga, napaka-siping nito ni Father Earl kapag dating sa formation ng mga kabataan. Oo. How do you... Parang, Baptist Father. Siyempre, magkasama kami. Oh, alam na alam ni Father Hans yun. So, kita-kita. Yeah, so, Father, how's your... Yan, siguro po sa akin, ang ano ay, ang naging... launching point ko is kasi ano po ako maraming hobby sa buhay. Oh, di ba? Mahilig ako magbasa pag free time. Alam niyo naman po sa kaya po kung gaano tayo ka busy, no? Pero yung natitirang free time para manood, para yung bang pamparelax lang. Yes, oo. No? Pero even before yun ay ginagawa ko naman na, no? Kaya napunta rin po ako dito sa Korean, yung kulturang Korean na kasi nauso siya nung time na K-drama, di ba? Sa nung pandemya, di ba? Nagtalagang lahat ba? Nakakulong sa bahay, kailangan manood. Kasi nun, hahanap ka talaga ng makakatulong din sa'yo to cope up with mga depression and mga challenges. Lockdown, yes. Diba? So, ang Korean culture, ika nga, no? Isa sa mga naging outlet no? ng mga tao. Yeah. Opo. So, ito yung, in a way, ito yung naging contact point among mo sa... Others naman among others. No? Pero naging ano yung Korean culture kasi parang halos lahat pinag-uusapan yan. Di ba? Parang... Pagbukas mo ng social media, may magsasabi na nakapanood ng ganitong series. Crash landing. Crash landing. Yeah, totoo, may mga monsignor ako kaya. Monsignor, ha? Tsaka pare. Nagpo-post na ba? Ay, meron pang isang maganda. Ang paborito natin. Alin po? Yung isang kanina. Di mo na lang kaborito. Yung mga alam ng title. Yung teleserye nung siyang... Goblin? Goblin. Ah. Maganda po yun. Hala ko, dalisa eh. Ano mo sinasabi nagturo sa akin manood niyan?
Ano siya tulong? Sina, sina. Nanay ko, sabi niya, Aling Hilda, sabi niya, Aling Hilda, panorin mo anak, ang ganda. Wala ka naman. Kita mo naman ha, hindi, even yung mga adults okay, natin, na di ba, father? Fried rice, yeah, yes. Ito na yung fried rice. Yung mga adults, sige, father. Natuwa na rin sa ganyang ano kultura. Yes. No. Hindi, parang kumbaga hindi lang siya pang-bagets, pero parang lahat yata. And I think, ako ang nakita ko doon is, meron silang mga tinuturong magandang pagpapahalaga, no? Wow. Yung values. Yung yes. values, yung kakalagahan ng pagkakaibigan, pamilya, pagmamahal, no? Wow. Na parang hindi mo masyadong makita sa ibang palabas. Culture. Yeah, at in a short span of kaunting episodes lang siya, buo yung kwento, may mapupulot ka. Sa mga kabataan, father, ano sa tingin niyo po nakita mo dyan sa mga Korean culture, especially mga movies and dramas, yan, na pwede mo talagang masasabi mong, ah, bagay ito sa mga kabataan. Opo. Maganda itong mapanood nila. Maganda itong makita nila. Siguro sa akin po is, alam niyo yung isa sa mga pinakamalaking aral na natutunan ko sa isang taon na ako'y nasa Quiapo habang nag-youth ministry, ay yung pinakamahalaga ay yung pakikiramay at pakikilakbay. Wow, so, pakikiramay, ang nagamit ko po doon ay yung, di ba, ang mga characters naman sa Korean novela, may mga struggles, na parang sinasabi ko, hindi naman nalalayo yung mga pinagdaraanan natin. Na syempre, hindi lang tayo nasa camera, hindi assured lagi ang good ending, pero yung pinagdadaanan nila, in the same way, pinagdadaanan din natin. No? And I think that goes the same for a lot of things that we like to do in our lives, no? May napupulot tayo, hindi naman tayo pinagdaraanan natin sila ng may kabuluhan. Yeah. So, father, personally, yes, paano naging epekto nito? Bakit ba tinatanggal mo? Sorry, father. Iniwas na agad ni father. Yung mga staff kasi nag-ano na eh. Gusto na ng ulin. Siya yung visit. Sorry. Tinago bigla eh. Hey, Father Earl, sa'yo personally, ano naging epekto nito sa'yo? Ano, meron ba itong, in a way, nakatulong ba ito sa paggawa ng reflection mo? Opo, doon naging malaking bahagi. Bilang pare. Oo. Na, syempre, ako rin, personally, tayo naman may mga struggles, di ba? Meron tayong mga, this time pala yung egg na yung ating luluto. Okay. Okay. Yes. No? Yung ating mga struggles na, alam mo yun, we need something through which ma-express natin siya, makarelate tayo. And at the same time, yung mga struggles din ng kabataan para maunawaan sila, lalong-lalo na. Alam nyo naman, no, mas mahirap kapag mas malaki ang youth ministry dahil ilang, hindi ka naman pwedeng parang isang klase lang sila na pare-parehas. May kanya-kanya po silang mga kwento ng buhay. No? Kaya, nagiging ano po iyon, nagiging common ground para magkaroon ng reflection sa buhay. Pag ganyan, Padre, yung mga sharing-sharing nyo, napagkukwentuhan nyo rin yan ang among kasama yung mga kabataan. Mga halimbawa mo sa kanila. Diba, no? Ganun, minsan, kwentuhan kung ano yung nakaka-relate, pero at the same time, ang pinakamahalaga at the end of the day, na sasabi. Diba? Kasi maraming mga struggles sa atin. Sila. Yes. Minsan kasi nung pag totoo po ito, Father Roy, Father Earl, no, minsan may mga bata, hinahihiya silang ikwento sa bahay. Natatakot sila malaman na baka sabihin, ayun, baka gasos ka ng gasos na, bili ka ng bili ng ganito. Kaya nga, balita ko, si Father Earl talagang napatravel pa talaga. Huh? Para mapalalim pa. Yung kanyang point of communication sa mga kabataan. Ano po ba nangyari doon, Father? Okay. So kasi, nung mga bandang pandemic, no, isa sa mga naging sikat na K-pop or Korean music ay yung BTS. Yan, BTS. Hindi ko naman siya hilig, pero kasi yung mga kaibigan ko ay yun yung pinag-uusapan. Eventually naging fan din ako. Curious ganoon eh, no? Hindi dahil sa sayaw, hindi dahil sa galing kumanta, pero nung napansin ko yung lyrics nila may kahulugan. At pwede pala siyang gamitin para gumawa ng isang workshop on healing during the pandemic. Healing during so kasama ko po si Sister Ina Oñate ng Senakel Sisters. Kami po ay naglakbay patungong Seoul para i-present yung workshop na yon. Nasa akin po, no, hindi bago sa atin. Kasi ginagamit natin ang simbahan. Yes, we do that. Oh, diba? We always do that. Music appreciation. Opo, music appreciation natin yan. So sa akin, hindi lang sa liturgical songs natin siya pwedeng i-ano? Baka pwede rin sa mga, kasi at the end of the day,
kanta pa rin siya, uh-oh, mapaghuhugutan ng kahulugan. So it means, Father Earl, na you also, in a way, no, you speak Korean? Ay, hindi na, po. Na, pero naunawaan mo yung lyrics niya. Opo, translation. Ah, yes. Okay. Ay, hindi na natin maano. Sige po, pour over na lang natin siya sa... Yes, Father. Slide mo lang yung Father. Yeah, Father. Mamahalin po yung pani ni TV Maria. So, Father, gaano kayo katagal doon? Ano ba ang naganap doon? Umattend ano po ako ng 4-day conference. Sa Seoul, Korea. At nag-present po ako ng isang workshop on singing songs saan on Hindi. Saan ho kayo nag-present kanina? Sa Hankuk University of Foreign Studies. Wow. Hankuk University of Foreign Studies. Grabe, yes. Bigate. Ngayon po pala, habang nag-a-applause tayo, babalik natin ano yung rice dahil ilalagay na natin yung cheese. Napansin ko parang pangatlo na atang balik na. Ganyan ito pa na magluto ng Korean food, babalik-balik. Ano? Nahihilo na yung kanin. Hindi. Yeah, yeah. Nakaka-proud din naman yung ginawa ni Father. Yes. Oh. At saka hindi lang yun. It's a unique way of communicating. Yeah. At saka yun nga po, nabigla sila. Bakit may paring nandito? Oh, totoo, Father. Sa totoo, di ba? Yun din. Siguro po sa atin, no, tayo pong mga pare, eh, siguro marami pa rin ang nakakilala sa atin na walang buhay sa labas ng simbahan. Pare ko. Pero kidding aside, no, at least yung may nakakita sila sa atin ng mga taong in many ways, more ways than one, nakaka-relate din. Wow. Ayan, so, Father Roy. So, doon na yung cheese. Yes, ang ganda-ganda naman ng bukod sa kwento ni Father Earl na pati sa presentation niya, parang gumaganda ng gumaganda. Yeah. At gaganda pa yun sa pagbabalik natin. Magbe-break muna po tayo sa dali. Magbabalik pa rin po tayo with Father Earl. Yes. Wow. Talaga naman ang anyong. And we are back sa ating pong Korean culture ito, no? Ganyan, no? So, ito po, Father Earl. Nagiging naman yung ganun mo, kuya. May lambing naman. Si ang ating mahal na obos, ganyan, si Cardinal nga. May isa ganyan, eh. Cardinal. Yan, okay. Okay. So, ngayon po, after yung ating pong cheesy cheesecake. So, cheese spam. Alam mo, cheese spam. Cheese spam. Ngayon po ay hinihintay muna nating mag-melt yung cheese. Yung tsaka maging crispy yung ilalim. Yan, para maging cheesy talaga yung spam. Yes. Talaga pong kailangan na maging crispy yung ilalim para yung contrast nung lambot nung kanin at tsaka yung... Ang ginoy. Ang tawag doon yung sunog na kanin. Tutong. Tutong. Yan. Sarap yan. So, nasa ilalim pala talaga yung... Ano yung ham ba yun? Yung may spam po. Yung spam nasa ilalim talaga. Okay, anyway, habang hinihintay natin 'yan, balik muna tayo doon sa ano, sa conference siguro. How did it go? Siguro sa akin po on both ends, no? Both sa mga kaparian ng nabalitaan, hindi ko pinapamalinan that I was there, no. Pero suportado naman po ni Monsignor Ding, yung dati po nating rector in Paris. Hello from UConn, Canada. So, 'yun po, parang kumbaga akaiba siya, no? Pati nung pagpunta ko ron ay siguro it's a moment of surprise din. Wow. You're the only priest noon. Somebody from the religious is talking about things that are commonly secular hindi, in a way. Secular. No? But it was a gracious experience, sa totoo lang po. Pero dahil, Father, yan po, of course, as you were saying, it was an experience of yours. Pero siguro habang nagkatanong ako sa iyo, no? Kakat na natin yan. Yung next step natin. Father, ano po yan? Yung atin pong dried seaweed. Nori. Okay. Nori ba? Tawin, Nori. Opo. Okay. Chuck Nori. Yeah, Father Roy. Chuck Nori. Father Roy. yung tanong po ay, did you ever dream as a child na ito yung maging mission o gagawin mo na ikaw ay magiging pari na mag-talk sa mga kabataan? Hindi po, no? To be honest, ang talaga pong una kong pangarap ay doctor. Out of exposure. Doc Earl. From my mother's side, ako po ay bata pa dahil walang nag-aalaga sa bahay, no? Bata pa lang ako, dinadala na po ako ng mami ko. Hello, mami. Hello po. Ano pa namang manonood ke? Hello po, mami. Ako po ay dinadala ni mami sa ospital. So parang doon ko natutunan, doon talaga ako nagkaroon ng curiosity sa
medical field. Parang Korean. Maraming mga movies sa Korean. Meron ba father sa family po ninyo nasa medicine po, father? The entire mother side po. Grabe. Oh, family of doctors. Kumbaga parang, wow. Alam niyo yun, yung traditional, kahit hindi nila aminin na mm-hmm. yung unang anak ang magmamana ng profesyon ng mga magulang. Mm-hmm. So, of course, they were hoping na yun ay matutuloy. But no? Sa father side naman, ano? Ang father side naman po ay yung tatay ko po ay nasa law. No? So, police, gano'n? Law. Kaya nga, police. Abogado po. Bakit? Law. Police. Ano ba, kuya? Law enforcement. Alam mo, pwedeng traffic kuya enforcer. Kuya Roy. Kuya Roy. Love you. Love you too, other aunts. Oh, yeah. Anyway, so, yun po, kaya lang, out of curiosity. So, law and doctor, grabe. Opo, pero grabe ako po family, ay, ako po ay, ano, ako po ay active na. Babaan natin yung flames, baka sunog na yung ilalim. Oh, naamoy ko na nga eh. Iba na naamoy ko pa rin. Siguro pwede na siguro itong patayan okay. Dahil mukhang nag-melt na. At yeah. Papatong na natin ng egg and okay. Ano, later. Mm-hmm. No? Doctor and then law. Opo. Then, out of curiosity po, kasi po ako po ay sa isang Benedictine school nag-elementary. Mm-hmm. And pumasok po ako doon. Ang parokya ko po ay Vincentian. So, iba't ibang religious, no? Exposed sa mga ano. Exposed na exposed po. Ako po ay server sa parokya tuwing linggo. Nagsakristan mo kayo? Opo. Tapos kapag, hello pala kay Father Joel Rescober. Ng ay, Father Joel. Saan ka ba? Yes. Sa family Adamson. Sa Manila, Father, saan po kayo sa Manila? Sa San Marcelino po, sa Ermita. Malate. Ano yung Malate yan, no? Opo. Ang Remedios, in fact, tsaka ano, tsaka San Vincent ang malapit dyan. Yeah. Yes. Remedios. Opo. Okay. So, Father. Ayun po, no? Sa weekdays naman, ako po ay lector commentator sa school. Uh-huh. No? So, exposed na exposed po sa simbahan na parang nagbabadya, no? May warning, may warning. Oh. Pero hindi pa actually, klaro. hindi pa klaro at hindi pa, ano, kumbaga parang, ay, parang namang imposibleng magpari ako, no? So, nagdudo sa sarili niya, eh. No? Baka mag-doktor o mag-abogado. Is what I mean. So, na-expose po ako doon, tapos pagkatapos ko ng elementary, yung nanay ko po noon, si Mami po. Hello ulit, Mami. Ano ba pangalan ni Mami? Annie. Mami Annie. Mami Annie, hello po. Hello po. Ano yun, kaibigan ni Aling Hilda? Ni nanay ko? Ayan, okay Aling na. Hilda. Wow, okay na. Yeah, pwede melt, na natin ipatong na yun. Ano, habang ako nakikwento ng sige, aking. Sige, Father. Ano, vocation story. Meron po siyang kaklaseng pare from the Diocese of Kabanatuan yata na galing Guadalupe Minor. Mm-hmm. No? So, sabi po, baka naman gusto mong magpapasukin yung anak mo sa minor seminary. Mag-seminary. Para lang subukan, out of curiosity. Uh-huh. No? Ako naman po, hindi ko plano kasi kumbaga, ang pitch lang sa akin ay magandang school, na ano, disiplina, habits. Yung bagong sa akin yung idea ng boarding school. Kasi 'di ba, may dorm tayo sa seminaryo and all that. Ang naka-attract po sa akin ay nung bumisita kami, no? Nung bumisita kami ay sakto sports time. Ayun. Sports time cleaning tapos sports time Saturday morning. Pang-Saturday morning. Wow, tinuruan presentation. No. Kuya, mo bigla yung ang nilagay niyo po ito, yung nori, seaweed. So, 'yan, no? Ito naman, ano ba? Sesame seeds. Yan. Tapos, nun pong ako eh, nakita ko sila, wow! Parang araw-araw yata nagba-basketball dito. Tapos may mga nagigitara, nagbabasa ng libro. Parang alam nyo, lahat ng hobbies, lahat ng gusto ko sa buhay nung time nandun. Na yun. Nandoon. So, pinakita ng Diyos sa kanya. Enticed na enticed po talaga akong pumasok ng seminaryo. Kahit sinabi ko, gusto ko pong subukan magpare, kahit hindi pa ganun kaseryoso. Yes, no? Yes. Pinagbigyan po ako, at pagkatapos ng high school, ay dapat lalabas na ako. Mm-hmm. Dahil nasubukan mo na. Nasubukan ko na. Pero sabi sa akin ng aking butihing principal. Ano pala ito? Sorry? Ito, yung, ito po yung natitirang yung spring onion. Spring onion. Yes. Kaya pa matantalon siya. Matantalon eh. Spring. So, ayan. Okay. No? Okay. Ayun nga po, no? Bago dapat natin na pag-piestahan ng ating ano. So, dapat lalabas na ako. But sabi ng aking principal, kung hindi pa naman talaga out of your mind ang pagpapare, why don't you try it in San Jose Seminary? Major seminary na. So, I tried major seminary. I thought lalabas na ako pagkatapos ng 2 taon. Pero mabait ang Diyos. At may plano ang Diyos. At may plano siya. San Jose. No? Kaya umabot ako ng 4 taon ng
filosofiya ng kolehiyo, no? At dumating talaga yung moment na siguro mas gusto ko talaga magpare after ng fourth year. Pero sabi ng mga formator po namin ay hindi, it's better to make a decision when you have seen the world already. Kaya after college, kasi minor eh, no? Tapos college. So lumabas ka ng seminaryo? Opo. Nagturo po ako ng 4 na taon sa Xavier School San Juan at saka sa Ateneo de Manila. 4 years. Purong Arineo. Arineista pala. 4 years, hindi po. Ayun. Tapos nung anong huli po nung 3rd year ko, I was asked to go by my spiritual director in a retreat. At ito yung turning point ko. There are many options. Marami na pong pwedeng pagpilian. Kung gusto ko na raw pong mag-aral sa abroad, tinatanong na po ng mga boss ko noon, or kung mas matagal na teaching position, no? Tinatanong po nila noon. Tapos ay siguro mas maganda lagyan muna natin ng konting beats ng Nori. Makabiti naman to eh. Diyan naman to. Tayo sa parang teleserye talaga. Korean novela. Sabi nga sa ano, parating pa lang tayo sa exciting. Yeah, nagagawa. Parang Korean novela kung mambitin ang kwento eh. No? Anyway, yun po. No, nung nag-retreat ako, isa sa mga pinag-meditate sa akin, pinagdasal sa akin, ay yung kwento ni Martha at saka ni Maria. With many options na pwede kong tunguhin, ang tinatanong ang naging ano sa akin, no, abala si Martha pero si Maria ay pinili ang mas nakahihigit. Ang mas parang naging tanong sa akin, ano ba yung mas nakahihigit sa akin ng time na yun? What is greater? It's good to have, no, hindi po masama yun, no, na ipagpatuloy ko yung karera sa pagtuturo. Pero bilang isang taong na-expose sa simbahan, no, kasi naging active pa rin po ako noon sa parokya, no, papunta-punta, pasimba-simba, no, baga may tawag ng mas nakahihigit. Mm-hmm. No, which brings us to return to the seminary. Wow. At maordinahan. No? Kaya lang po, Father Hans, Father Roy, minsan napapasubo tayo dyan sa nakahihigit kasi higit talagang ginagawa natin. Ano? With all this, no, yung pagka-assign sa Quiapo, mm-hmm, yung mahabang diaconate, no, mga hamon po, pero ano, mga hamon na nalalampasan at napagdadaanan, hindi dahil kaya ko, pero may awa ang Diyos. Dahil sa kabutihan ng Diyos. Yes. Pero Father Earl, was there a time na para bang, lalo na sinabi mong ang haba ng diaconal ano mo, preparation, mm-hmm, was there a time na parang sabi mong, baka hindi naman para sa akin. Ayoko na nga. Yun naman po ang hindi ko naisip. Kasi nung mga panahon ng pandemya, di ba, naalala niyo, relief. Yeah. Tayo ay tumutulong sa iba't ibang komunidad sa abot ng ating makakaya. Nandun lang yung focus, aking focus. At nandun din yung laman ng panalangin sa araw-araw. No? Mahaba man, siguro ang isa sa mga naging crisis ko noon ay paano na lang maging pare pagkatapos ng pandemya. No? Kasi alam niyo yung nung unang dumating yung lockdown, nakakapanibago yung walang tao sa simbahan. Katunayan, may mga nag-depression, mga pari po ito. Even religious. They felt yung depression po ba na yung pagiging pari ko, I was trained, no? I was preparing myself para mag-preach mga tao. Wala yung mga tao. Totoo, totoo yun, ha? So, naging low point po sa akin yun, no? Na parang, how long will this last? And worse pa po, pag they would not come back sa yes, church, no? Opo. Sanay sa online. Kasi hindi pa siya na-ordain noon eh. Oo. Pandemic time, di ba? As deacon ka pa noon, ano? Opo, deacon pa. But did it strengthen your resolve? Mas lumakas kasi, ayun nga eh, parang marami ring naging tulong sa panalangin, no? May mga online communities na nabuo. But yeah, there's a different way of, ano, preaching. There's a different way of evangelizing. And I think itong mga yung kwento mong yan, I believe na nagagamit nyo rin po sa ministry mo, yes, sa mga I'm kabataan. Sure. Wow. No, Father Roy. Bali po, yung napaka-inspiring po ang kwento ni Vocation Father story Earl, ni Father at same Earl time, nakatakam yung kanya pong inihanda po sa ating parang cheesy spam. Nalibang tayo sa kwento niyan. Ganito na kaganda, oh. Oo nga. So mag-break po muna tayo before we finally, no, ating husgahan, tikman, ang inihanda pong Korean food ni Father Earl sa atin po. Babalik po kami. Kumuha ako, grabe, Father Earl! Mm.
Yeah! May ganun? May ganun? Alam mo yung Father Earl yun. Hindi, maraming salamat dahil matitikman na natin. Yan! Hinanda ni Father Earl sa akin. Ano, pangalan? Cheese! Cheese Pam! Cheese Pam! Fried rice! Yes, keep the fried rice. Okay. Ito na, Father. Pero bago natin yan ihain siguro, Father Earl, napaka-ganda ho na inyong mga na-share. Lalo na, yung kakaibang, parang ngayon lang din na pag-usapan yung ganitong kultura, lalo sa mga nasa religious sector, ano? Opo. Yung bang, paano natin matuturuan, malalagyan ng values, especially Christian values, itong mga makabagong bagay sa buhay, lalo na ng mga kabataan. Naalala ko, Father Hans, yung word na ginamit ni Father Carlo Magno Marcelo na we Christify. Yung secular na bagay, when we make it holy for the Lord, we Christify. Ginamit ni Father Carlo sa kanyang kanta. Pero Father Earl, ikaw, with all this, ano, yung sharings na sinabi niyo po sa amin ngayon, ano yung masasabi natin na una, naging impact ulit no nung mga ministry niyo po napakabata sa opo. Sa priesthood pero ano na yung mga naging impact ng mga naging ministry po ninyo sa iyo una bilang tao din bilang isang pari, ano yung mga very significant learnings na mayroon ka so siguro far po yung una para sa akin eh alam niyo kung paano yung requirement po sa atin bilang mga pari yung malawak na pag-iisip, di ba? At syempre tignan ng lahat mula sa ating pananampalataya. Yun nga, yung Christification. Christification. Ito na, nagiging professor na uli ako. Yeah, let us listen to our professor. Mag-preach po si Prof. No, yung mga, bakit? Di ba yung pananampalataya naman natin, galing sa mga simpleng pang-araw-araw na buhay. Na bagi ng karanasan, yung ating hapagkainan, nagiging Eucharistia. Kaya si Kristo, yung mga kwento niya, di ba? Sa Bible. Diba? Parang parables. Ito yung mga makabagong talinghaga na. Yun! No? Parables of our generation that speak to us, no? Even if hindi direkta sa Diyos, but we can connect it to the things that would lead us to God. Amen. So sa mga kabataan, bigyan ng konsiderasyon. At sa mga pare, lalong-lalo na sa mga nag-aalaga po sa kabataan, no? Gawin natin sana siyang pathway, no? Hindi lang naman Korean 'yan, no? Yung iba sa pamamagitan ng sports, sa pamamagitan ng music, musika, arts, no? Yung arts. Bang art, singing, form of arts. Diba? Kami po sa TV testimony, no? Ito yung kakaiba na ginagawa natin dito, no? Na pagluluto, cooking show, pero we're able to yung inspiring stories po gaya ni Father Earl. So, inubusog din natin ang kaluluwa. Yan. Yun, maganda 'yan. Saka ano, Father Earl, alam mo parang ikaw isang representative din ng mga tao na kuminsan ay natatakot din, nahihiya rin na harapin yung passion din nila, yung interest nila because of yung takot nilang mahusgahan. Yes. Takot nila na hindi maintindihan, di ba? Ano ang mensahe niyo, Father, sa mga kapatid natin? Patuloy niyo lang po yung linangin. No? Kasi hindi naman yan binibigay sa inyo ng walang dahilan. Yun. No? Yung mga gusto natin, yung mga kung saan tayo magaling, no? wag matatakot rather na ibahagi natin siya sa mundo. No? Minsan may mga hindi talaga makakaintindi. Pero may mga tao rin naman na makikita yan na interesante. Yan. Gaya ng ating inihanda ngayong chili spam. Chili spam. Cheesy spam. Ay, sana matapos ang segment. Sana matapos itong programa natin ng masabi natin ng tama ang niluto ni Father Earl. Cheesy spam fried rice. Wait, ayan. Father, how do we... Paano ba? Kasi first time ko kumain ng ganito po. No? Galing pa yan sa pan. Galing sa mismong kawali. Galing sa pan. Ang ano kasi nito, ang kagandahan kasi nito, dahil medyo pinatagal natin siya sa apoy, ay crispy yung ilalim. Yan. Yung gusto kasi merong ni Father Earl. So sunog. Parang kukunin natin siya na parang slice, no? Dahan-dahan lang tayo para hindi masira yung kaya cheese. Kaya nga eh. Yan. Para ang hirap kunin natin yung kapirasong nori. Yan. 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 Ah, kung kayo po ay... Yan. Sa mga nanonood, Father Roy, kung kayo po ay gusto ninyong matry ito, padala nyo rin sa amin yung pictures ninyo, no, Father? Yes, oh, yes, yes. Kapag po ginawa nyo rin ito, naku, for sure to yung mga kabataan lalo na. To the young viewers natin, pag ho ginaya nyo ito, sinubukan nyo itong gawin lutuin, padala nyo naman po sa TV yes, Maria. Muli po, TV Maria at Phils po, Facebook and YouTube. You can post po yung inyong pong ginawang paggaya kay Father Earl. Hindi masama manggaya pag mabuti. Yeah. Correct! Sige nga ho, ipadala nyo po ang inyong sariling version ng cheesy spam kimchi fried rice. Galing mo! Thank you for the prompt.
May daya pala, may daya. Sige, sige, sige. Okay. Ito, Father. Ikaw para, this is for you. Yeah. Alam mo talagang maririnig mo kay Father Earl yung pagiging teacher din, no? Father Earl, balita ko si Father Earl ay magkakaroon din ng further studies. Wow, grabe. Further? How further is this? Hoy, we will very pray. Further. We will pray for Father Earl. Yes, salamat po sa inyong mga panalang. Maliwanag ang future. Saka gusto ko sinabi niya, linangin, di ba? Linangin. Pagyamanin pa, enhance pa. Sorry, sorry. Kaya sa may further studies din. So Father Hans, would you want to bless the food, Father? Ay, lalo na kung meron din akong food. Tama. Sorry. Yeah. Mahirap mag-bless ng walang food. Okay? In the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Bless us, O Lord, and these thy gifts, which are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen! Ate ng tikman. Paano ba yung, ano, yung enjoy eating sa Korea? Ano bang sinasabi nila? Enjoy eating? Parang buon appetito sa Italiano. Oo, buon appetito. Ina lang, kami muna, buon appetito. Di ba sa ito? Aja? Saan ba yung aja? Diba? Aja! Aja! Di ba? Parang fight. Fight. Oh. Sige nga. Fighting eating. O yan. Okay. Uy, alam mo, ngayon lang ako talaga kakain. Chili nga, chili. Manghang. Mm-mm, pamarap. Pero gusto ko yung spam. Saka itong itim. Saka yung sunog, di ba? Mm-mm. Para kang may ngunguyang... Para may tubig tayo dyan. Mm-mm. Yung crispy part ang masarap sa ilalim. Exactly. Father, authentic yung ba sa may crispy part sa ilalim? Mm-hmm. Yun talaga, Father, yung ano niya, way of cooking talaga nito. Para po mas ano siya. So, siguro, Father Hans, Father Earl, yes. Siguro, tayo ay nakakain dito. So, also, we give them pabaon. Baka may gift kayo sa kanyang gusto ibigay, Father. As we thank you kay Father Earl. Father Earl, thank you very much po for your time, for inspiring stories. Maraming salamat, Father Earl. Siguro, sabay-sabay natin silang bigyan ng ating, naghanda po kami para sa inyo. Tating pabaon. Meron po kami pabaon, tatlo para sa inyo. Hindi ba? Nandito na. Sabay-sabay natin ibigay sa kanila. 1, 2, 3. Ayan naman. No. Baka magkaroon tayo ng another show nito. Korean version ng programa natin. Aja! Kain, Father Hans. Maraming salamat ulit, Father Earl. Maraming salamat din po, Father Hans, Father Roy. And we will continue to pray for you and your ministry. Salamat ayan po. So, Father... Mag-break muna kami ulit. Mag-break muna kami, Father, habang kumakain tayo ng masarap na pagkain na ito. Tuloy-tuloy natin ang pagkain ng ating... Chili cheese, spam, kimchi, fried rice. Yeah. Thank you, Father Earl. Maraming salamat. Ayan na. Ang mga tama naman. Ang tama nung word na yun, ng pangalam. Father Roy, bago ka magbigay ng life lesson natin, kailangan muna natin matutunang banggitin muli. Nakakaya kay Father Earl ang kanyang... Hindi makuha-kuha talaga yung pangat. Niluto. Oh, yeah, sige. Oh, Father Roy, for the last time, maraming salamat po, Father Earl, sa iyong napakasarap na... Cheesy Spam Kimchi Fried Rice! Woohoo! Oh, life lesson, Father. Ay, nako, Father. Father Earl, thank you very much muli sa iyong napaka-inspiring na not lang kwento, but even yung life story mo. Hindi lang yung mga reflections, no? Mm-hmm. Sabi mo nga kayo na parang teacher ng teacher talaga. Oo, ang dating, professor. Ano, professor talaga. Pero if there's one thing siguro na nabanggit ni Father Earl that sabi kong nag-stuck din sa akin ano, while he was sharing. Ito yung sabi niya, no? Yung kanyang reflection about Mary at saka si Martha. Wow. No? Yung choosing the better things, no? The greater things. Totoo naman po, ang lahat ng bagay, ang lahat ng pangarap ay maganda po yan. In fact, God gave us talents, skills, no? Yung ating mga desires. Lahat po yan ay mag-akay sa atin para po sa Diyos. No? Lahat po yan ay para masanctify tayo. Pero yung mga secular na bagay na ito, sana ating maalala palagi, sabi ni Maria, no, na siya ay umupo sa paana ni Jesus upang makinig sa ating Panginoon, no? The better things, even though may mga good things naman, ma, mag-abroad ka, magtrabaho ka, these are all good things to serve the family. Pero sana never forget there is something better as well. Pag ang Diyos nasa kwento at nasa plano mo, it becomes the better. In fact, not just better. It is the best thing to do. To be with the Lord. Yes. Huwag muna ngayon. Huwag ka muna punta kay Lord. Eventually, no? Pero to be with the Lord, you sense that dito sa mundo, no? You are always in the presence of God. Whenever I am with you, I am with the Lord.
Wow. Hans. Ikaw ba yan, Hans? Hindi. Ang sa akin naman, maganda yung, alam niyo po si Father Earl bilang kasama ko sa simbahan ng Quiapo talaga. Ang sasabihin nila, siya very active din bukod sa napaka lakas energetic ng boses niya, energetic din talaga yan. Nakita ko yung misa niya, no? Misa yan. Sa TV Maria. Oo, parang ano, parang talagang buhay na buhay. Hindi na sa dahil siya na, nasa kabataan, kundi ang ganda-ganda nung sinabi niya rin, yung magandang halimbawa yung pinakita niya, yung pagsuporta, hindi lang sa mga kabataan. Mm-hmm. Yung suportahan mo rin yung sarili mo. Yan ang napakahirap gawin ko minsan. Sabi nga natin lagi, you cannot give what you do not have. Yes. Hindi mo maibibigay. And as a teacher, as a professor, yun ang una niyang pinakamagandang naituro sa mga kabataan ay maging mabuting halimbawa. Kung paano niya, nilakasan yung loob niya, sabi nga kayo na, hindi biro yun ha, yung ganitong mga bagay na bilang isang pare, pupunta ka doon, very publicly known na ikaw ay ano, fan din ng BTS, ng Korean culture. Hindi madali sigurong maunawaan yon. Hindi lang ng mga tao, minsan kapatid ng kapwa-pare din natin. Ano? Pero yung pinakita ni Father Earl is yung passion. Passion sa isang mabuti at tamang dahilan din naman. Yes. At tamang paraan na, sabi nga ni Father Earl, hinahanapan niya ng magandang meaning, yes, and value yung ganitong mga bagay. Hindi lang ito tungkol doon sa ano, BTS or sa Korean. Sa lahat ng bagay din, sabi mo kanina, music, arts, sports. Yeah. And yung kanyang pinakita ay hindi lang para sa mga kabataan. Ito yung magandang paalala sa ating lahat, no? Na imbis na lagi natin binabatikos, lagi natin hinuhusgaan kagad, ba't hindi natin sabayan, samahan nang maunawaan natin talaga sila. Yes. Na wag lang natin ano, basta na lang i-criticize, basta na lang natin silang ba-block kagad. Yeah. It's too secular, no? Napaka secular, napaka-mundo naman 'yan. Again, the term, the Christification, no? Sabi ni Father, we Christify things and offer to the Lord and the Lord will make the most out of it. Parang yung limang tinapay at dalawang isda. Mm-hmm. No? Pagkain, simple pagkain, pero when the Lord, you know, he blessed it, it becomes for everyone. Sobra-sobra pa. Sik-sik. Lig-lig at umaapaw. Amen naman tayo dyan. Father Earl, maraming salamat po ulit. So, join in for the best way to one's heart is still through the stomach. So let us serve one another with grace before meals and after meals too. Ako po si Father Roy Bellien. At ako po si Father Hans Magdurulang. Maraming salamat po. At muli tayo magsama-sama sa isang masarap at masayang kwentuhan dito sa Testimony!